Anne's POV. Pagkatapos ng appointment namin sa OB, ay dumiretso na kami sa office ni Papa. Binati ko si Liro nang makasalubong ko siya. Pero yung asawa ko naman ay bigla na namang kumunot ang noo. Kaya sinabihan ko siya, "Daddy, bakit ganyan ang noo mo? Sige ka, tatanda ka niyan, lampas ka pa naman sa calendar." Tch, lampas man ako sa calendar, nakabuo naman ako, hindi lang isa, kundi tatlo pa. Pagmamayabang nito. Tumawa naman ako kaya lalong nagkasalubong ang kilay nito. "Ang gwapo mo kapag suplado ka sa akin. Smile ka na dyan, friend ko lang yun si Liro. Mabait kasi siya, tagahatid lagi na merienda ko," sabi ko sa kanya. "Buong akala ko'y okay na, pero mali ata kasi inirapan ako. Eto naman, dapat mag-thank you ka sa kanya kasi inaalagaan niya ako dito. Seloso mo naman, diyan ka na nga." Inis na bulalas ko sa kanya. Bigla na lang nagbagong mood ko. Naglakad ako papunta sa office ni Papa, hinabol naman niya ako. At ang loko, nakangiti na. Minsan naisip ko baka asawa ko talagang naglilihi. Pagpasok namin ni nakaupo si Papa sa couch, pero nagulat ako dahil nalaman ni Papa ang nangyari sa amin. Sa galit niya ay sinuntok niya ang asawa ko. Naiyak na lang ako dahil nag-aalala ako sa asawa ko. Baka kasi mabangasan ng gwapo niyang mukha. Hindi ako nag-aalala sa galit ni Papa, kundi sa mukha ng asawa ko. Pasalamat naman ako't kumalma na si Papa. Kalaunan din ay naging okay na silang dalawa. Nalaman din namin na si Trisha ang may gawa at kasabwat niya si Jameer. Hindi na rin ako nagulat dahil alam ko na siya lang ang may matinding galit sa akin. Pag nakita ko siya, talagang makakatikim siya ng sabunot sa akin. Alam kong mahal naman siya ni Papa, pero umasta siyang kulang sa aruga. Napag-usapan din na hahayaan na lang namin si Trisha kapag inulit niya ay kay Papa na siya malalagot. Nagpaalam na kami kay Papang uuwi na, pero pinapunta niya kami sa mansyon bukas ng gabi dahil dadalaw daw si Abuela. Sumama ako sa asawa ko sa Griffins. Nakaupo lang ako sa isang table doon. Lumapit sa akin ang asawa ko. "Langga, much better siguro kung sa loob ka na lang ng office." Bulong niya sa akin. "Bakit naman, Daddy? Ayoko doon. Mag-isa lang din kasi ako doon. Dito kasi nagbibilang ako ng mga dumadaan." Bulong ko rin sa kanya. "Masyado ka kasing pansinin dito, lalo na yung mga lalaki." Saad niya sa akin. Kitang-kita kong inis sa mukha niya, kaya hinalikan ko siya sa labi. "Hayaan mo sila. Ikaw naman ang mahal ko. Huwag ka nang magselos. Tatabi ka na sa akin mamaya. Kapag nagselos ka pa, gagawin kong 2 weeks ang tulog mo sa labas." Pananakot ko sa kanya. Sumilay naman ang ngiti sa labi niya, sabay halik sa akin at bumalik na sa kitchen. Nang tumingin ako sa paligid ay nakita ko na nakatingin sila sa amin. Ngumiti na lang ako para kunwari hindi ako apektado sa tingin nila. Hindi ko kasi gusto yung tingin ng ibang girls sa akin. Sikat na kasi ang asawa ko. Madalas na itong iniimbitahan sa mga cooking show sa TV. Kaya lalong sumikat ang mga Griffin. Kilala sila dahil sa mayaman nilang angkan, pero iba pa rin ang pagsikat ng asawa ko. Dumadami na ang mga nagkakagusto sa kanya. Katunayan, sa susunod na linggo'y may guesting na naman to. Maaga kaming umuwi ng asawa ko dahil akala niya'y nababagot na ako doon. Hindi naman dahil masaya nga ako doon. Hindi muna kasi ako pumasok sa trabaho ko. Bukas na lang siguro, pero depende pa rin yun kung papayag si Papa at Drix. Excited na akong makita ulit si Abuela. Pero si Trisha, wala akong balak na makita siya. Hindi rin alam ni Papa kung kailan ito babalik galing sa bakasyon niya. Mag-honeymoon na lang muna sila ni Jameer. Kung sa bagay, meant to be ata sila. Na-stress ako bigla nang maisip ko sila, kaya humiga na lang ako sa kama namin. Doon pa rin kasi sa labas ang asawa ko. Napakabait talaga dahil hindi siya umangal kanina. Pero susunduin ko na kasi nangako ako na magtatabi kami, kaya tutuparin ko. "Daddy, pasok ka na dito," tawag ko sa kanya. Mabilis pa sa alas 4 itong pumasok sa kwarto namin, kaya'ng tawang-tawa na naman ako. Ang lapad ng ngiti niya, abot hanggang tenga niya. Magkatabi kami sa kama, syempre humirit din to. Pinagbigyan ko na dahil masunuri naman siya. Isa na rin doon dahil miss ko na rin siya. At kagaya ng laging nangyayari, umabot na naman kami ng madaling araw. Minsan naisip ko kung ano bang iniinom na energy drink ng asawa ko. Dahil sa lakas ng stamina niya sa sexy time namin. Hapon na ngayon at kasalukuyan ako nag-aayos ng sarili ko. Hinihintay ko rin ang asawa ko dahil
pumasok pa to sa restaurant at ako naman ay pumasok din. Nagdala na lang ako ng ekstrang damit. Doon na rin kasi kami matutulog sa bahay nila, Papa. Nang dumating ito'y dumiretso na kami sa mansyon. Sinalubong ako ni Abuela at ako naman ay sinalubong siya ng yakap. Nagulat din ako dahil nandito din si Liro. Mukhang close din sila ni Abuela. Sa tingin ko'y pamilya ng turing ni Papa kay Liro dahil nalaman ko na 5 years na itong nagtatrabaho kay Papa. Masaya kami nag-uusap nang biglang dumating si Trisha kasama si Jamir. Hindi ko alam kung maaawa ba ako matatawa sa mukha niya. May mga bangas kasi ito't yung ulo niya ay may malaking bukol. Sinalubong to ng mami niya. Darling, what happened? Nag-aalalang tanong nito sa anak niya. Natamaan po siya ng nahulog na buko, tita. Si Jamir ang sumagot. Hindi ko napigil ang mapangiti sa narinig ko. Siniko ko pang asawa ko dahil halatang natutuwa din ito. Ang bilis talaga ng karma dahil buko nang gumanti para sa akin. Bala ko siyang sabunutan pero ipagpapaliban ko na lang muna dahil nakakaawa naman. Naputol ang pag-iisip ko nang marinig kong tumawa si Liro. Napatingin ang lahat sa kanya. Para hindi siya mailang ay tumawa na rin ako. Mabuti na lang at sumabay din ang asawa ko. Para kaming baliw na tatlo dahil tumatawa kami. Isang matalim na tingin ang binigay sa amin ng mag-ina habang si Papa at Abuela ay pilit na pinipigilan ang tawa nila. Tumigil ang asawa ko sa pagtawa nang ma-realize niya na nandito si Jamir. Akmang lalapitan niya ito nang pigilan ko siya. Mabuti naman at kumalma to. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Hindi mabura-bura ang ngiti sa labi ko. Kung nakikita niyo lang ang nakikita ko ay tsak na hindi niyo rin kayang pigilan ang tawa niyo. Ang laki kasi talaga ng bukol niya at hindi napantay ang ulo niya. Narinig ko na wala namang damage sa loob ng ulo niya. Tanging buko lang. Naaawat na tatawa na lang ako. Ang malas ng buko kay Trisha. Napatingin ako kay Liro na hanggang ngayon ito ang tuwa pa rin. Hindi ko expect na may ganito rin siyang side. Madalas kasi seryoso to. Sorry Trisha, pero this time kasi gumana ang pagiging masama ako. Naging maayos ang dinner namin. Dito matutulog ang lahat maliban kay Jamir na umuwi na. Masaya kami nagkakwentuhan ni Abuela. Nang sumapit ng alas 9 ng gabi ay umakyat na ako sa kwarto namin. Habang naglalakad ako ay nagkasalubong ko si Trisha. Hi Mian, are you happy? Stop pretending na okay lang kayo ni Drix. Nakangising sabi nito sa akin. Alam mo Trisha, bakit naman ako magpe-pretend? Hindi ako kagaya mo na mahilig magbalat kayo. Alam ko na ikaw ang may gawa ng lahat. Sa'yo galing ang mga pictures. Sad ko sa kanya. Stop accusing me kung wala ka namang ebidensya. Nakangiti pa ito habang nagsasalita. Salamat ka at walang nangyaring masama sa mga anak ko dahil kung meron, kahit kapatid pa kita, hinding-hindi kita bibigyan ng kahit konting awa. Kaya sana tumigil ka na dahil asawa ko na si Drix at hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa mga kagaya mong gusto maging kabet. Bulong ko sa kanya. You're a liar. Pinapaniwala mo lang ang sarili mo na asawa mo siya. Gigil na sambit nito. Okay, kung ayaw mo maniwala, okay lang naman. Binuksan ko ng pinto. Saktong nakatayo ang asawa ko sa likod ng pintuan. Balak pala nitong lumabas. May problema ba langga? Tanong nito sa akin. Wala naman daddy. Paki-inform naman si Trisha na baka may asawa ka na. Para hindi na umasang sister-in-law mo. Sabi ko sa asawa ko. Hinapit ako ng asawa ko tinalikan sa harap ni Trisha. Trisha, please meet my wife, Mary Ann Gomez. And please tigilan mo ng paghahawol sa akin dahil wala ka talagang maasahan pa. At sana huwag ka nang gumawa ng hindi magagandang bagay. Ako nang makakalaban mo. Sad ng asawa ko. Hindi nakaligtas sa akin ang pumapatak na luha sa mga mata ni Trisha. Kung sa ibang sitwasyon kami ay baka yakapin ko pa siya at dadamayan. Bago ito naglakad palayo sa akin ay nakita ko ang galit sa mga mata niya. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng pangamba. Pumasok na kami ng asawa ko sa kwarto para magpahinga. Madaling araw na pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Ginugulo ako ng nararamdaman ko. Hindi ko matukoy kung ano pero malakas ang kabog ng dibdib ko. Dinalaw ako ng antok pasado mga alas 4 ng madaling araw. Tanghali na ako nagising at hindi pumasok sa trabaho si Trix. Hinintay niyang magising ako bago kami umuwi sa kondo. Hindi ko na rin nakita si Trisha. Ilang araw na nakalipas at maayos naman ang kalagayan naming mag-asawa. Hindi na namin nakita kahit anino ni Trisha at lubos ko naman yung pinagpapasalamat. Pumasok pa rin ako sa office at hindi ko na rin nakita si Jamir doon.
Si Cindy naman ay patapos ng OJT niya, kaya magsa-celebrate kami sa labas mamayang tatlo. Pumayag naman ang asawa ko dahil puro babae lang naman kami. Samantala, bumangon lahat ng galit ni Tricia nang marinig niya ang sinabi ni Drix. Sobra siyang nasaktan, hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa mga sinabi ni Mean at Drix na kasal ng mga to. Pumunta siya sa silid ng mommy niya. Sakto at wala ang daddy niya, nasa library ito kasamang nerd nitong secretary. Pagpasok niya nakita niyang umiiyak ang mommy niya. Nilapitan niya ito at niyakap. Mommy, are you okay? Tanong nito sa ina nito. Tricia, matagal na ako niloloko ng daddy mo. Matagal na kaming divorce at alam na rin niya ang tunay mong pagkatao. Umiiyak na saad nito. What? Paano niya nalaman, mom? Naguguluhan tanong nito. Matagal na niyang alam. At nang malaman niya na nag-file siya ng divorce na hindi ko nalalaman. At ngayon, mapupunta lahat kay Mea ng kayamanan niya, sabi ng ina nito. Galit ang nakikita niya sa mga mata nito. Anong gagawin natin ngayon, mom? Naguguluhang tanong ito. Let's pretend na wala tayong alam. Kailangan na nating kumilos kung gusto nating makuha ang kayamanan ni Maoy. Simulan na natin sa pagbuo ng plano kung paano sila aalisin isa-isa. Nakangiting sabi ni Alma. Please, mom. Huwag nating isali si Drix dito. Papakasalan ko pa siya, sambit nito sa ina niya. Ngumiti naman si Alma sa anak. Of course, anak, hindi siya kasali dito. Sa kabilang banda ay inaayos na ni Makoy at Liro ang lahat ng papeles na magpapatunay na kay Mean mapupunta ang lahat. Alam na nila na nalaman na ni Alma ang lahat dahil nakipagkita si Herman dito, ang ama ni Tricia. Balak din nilang pabantayan si Mean dahil baka kung anong gawin nila dito. Do you think, Dad, may gagawin sila sa kapatid ko? Tanong ni Liro sa ama. Hindi malabong may gawin sila, lalo na ngayong palubog ng kumpanya ng pamilya ni Alma. Sagot nito sa anak. Subukan nila, Dad, dahil sa akin sila malalagot. Sad nito sa ama. Pasensya ka na, son, kung hindi pa kita maipakilala sa lahat. Darating ang tamang panahon para malaman at makilala ka ng mama mo at ng kapatid mo. I'm fine, Dad. Mas mahalagang kakambal ko. Nakangiting sabi nito sa ama niya. Araw-araw ay may taong makataas para magbantay kay Mean ang nalalaman. Hindi niya samantala habang abala si Makoy sa pag-aayos ng mga papers na pipirmahan ay may dumating na merienda sa kanya. Nagpasalamat naman siya at nang lumabas ang naghatid ay tinikman niya ang kape. Patuloy niya itong iniinom tinikman, din niya slice ng cake. Ilang sandali pa ay nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Kaya pinindot niya ang buto na nakakonek sa anak niya sa labas. Agad itong dumating para dalhin siya sa ospital. Nalaman nila na balak siyang lasunin at inilagay ito sa pagkain. Mabuti na lang at naagapan dahil kung hindi ay baka namatay na siya. Laking pasalamat din niya dahil mabilis kumilos ang anak niyang lalaki. Kinausap nila ang doktor na palabasin na nakastroke siya. Kailangan itong magpanggap na talagang hindi siya makakilos para maniwala ang ex-wife niya. Alam niya na hindi pa ito tapos dahil balak talaga siyang patayin ito. Umiiyak naman dumating ang anak niyang si Mean. Naawa siya dito pero kailangan nila itong gawin. Huling dumating ang asawa niya. Nagpanggap siyang natutulog. Ang tibay mo rin ano? Hindi ka pa namamatay. Bulong nito sa kanya. Doon ay nakumpirma niya na ito nga ang may kagagawan ng paglason sa kanya. Mean's POV. Grabe ang takot at kaba na nararamdaman ko nang malaman kung sinugod sa ospital si Papa. Nanginginig pa ang kamay ko sa pagkuha ng phone sa bag ko para tawagan ang asawa ko. Hello, Daddy. Si Papa, puntahan natin siya. Isinugod siya sa ospital. Umiiyak na sabi ko sa asawa ko. Langga, calm down. Pupunta na ako. Just wait for me, okay? Nandyan ba si Irene? Pakibigay ng phone. Binigay kong phone kay Irene at kinausap siya ng asawa ko. Nang matapos silang mag-usap ay sinamahan akong bumaba ni Irene. Miss Mean, kumalma lang po kayo. Parating na si Sir Drix, sabi niya sa akin. Okay, salamat Irene. Pagdating ng asawa ko ay dumiretso kami kagad sa ospital. Tinawagan ko rin si Liro pero hindi pa ito sumasagot kaya lala akong kinakabahan. Daddy, ano kayang lagay ni Papa? Calm down lang ga, let's pray na magiging okay si Papa. Pagpapakalma sa akin ng asawa ko. Nang makarating kami ay hinanap kagad namin kung nasaan si Papa o ang room niya. Pagdating ko doon ay nakahiga ito sa hospital bed. Nilapitan ko ito at panay tulong mga luha ko. Papa, Papa, Papa,
patuloy ang pagtawag ko sa kanya habang walang tigil sa pag-iyak. Sobrang sakit sa akin na makitang papa ko na nasa ganitong kalagayan. Halos madurog ang puso ko. Pasalamat din ako dahil nandyan ang asawa ko na nakaagapay sa akin. Dumating din si Tricia at ang mommy niya. Hinayaan ko silang bantayan si papa. Pinauwi rin ako ni Liro dahil makakasama daw sa akin ang magstay doon. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilang umiyak ng umiyak. Pinapakalma naman ako ng asawa ko. Langga, tahan na. Magiging okay si papa. Hindi siya pababayaan ni Liro. Nakangiting saad niya sa akin habang hawak ang kamay ko. Pagdating namin sa kondo ay nakatulog ako sa kakaiyak ko. Kinabukasan ay tumawag si Liro na po pwede nang iuwi si papa kaya nagpahatid ako sa asawa ko sa mansyon. Are you sure na okay ka lang dito, Langga? Pwede akong hindi pumasok. Daddy, okay lang po ako dito. Thank you. Pabulong na sabi ko habang nakayakap sa kanya. I love you, Langga. Tawag ka kapag may problema. Opo, Daddy. I love you too. Hinalikan niya ako sa note labi bago siya umalis. Gusto sana ako samahan ng asawa ko pero hindi ako pumayag dahil alam kong marami silang ginagawa ngayon. Maayos naman ang pakiramdam ko. Sinasamahan ko si Papa sa sala ngayon. Nasa kabilang upuan din si Tricia. Panay ang irap niya sa akin kung pwede ko lang talagang tusukin ang mata niya ay gagawin ko talaga. Bad trip na ako sa kanya. Lahat na lang kasi nang gagawin ko kay Papa ay inaagaw niya. Kapag inaasikaso ko si Papa ay nakikipag-agawan ito, kayang ending si Liro na lang ang gumagawa. Liro, thank you sa pag-asikaso kay Papa. Sabi ko sa kanya, nagulat naman ako dahil niyakap niya ako. It's my responsibility to take care of my father. Sabi niya sa akin, kaya napakunot ang noo ko. What I mean is, he's like a father to me. Paliwanag niya sa akin, ngumiti naman ako sa narinig ko. Laking pasasalamat ko talaga dahil nandyan siya para sa papa ko. Thank you ulit, Liro. Napadako din ang tingin ko kay Tricia. Nakikita ko siyang kinukunan kami ng pictures ni Liro habang magkayakap. Sa inis ko'y nilapitan ko siya. Burahin mo yan. Inis na utos ko sa kanya. What are you talking about? Maang-maangan niya sabi sa akin. Huwag ka na magkaila pa. Nakita ka tang kinunan mo kami ng litrato. Para ano, ipasa ulit sa asawa ko? Akin na, ako na mismo magsasend para sa'yo. Gigil na sabi ko sa kanya. Alam mo, epal ka rin talaga sa buhay ko, Mean. Nung una kay Drix, ngayon naman sa daddy ko. Bakit ka ba nandito eh? Anak ka lang naman sa labas. Sad niya sa akin. May parte sa akin na nasaktan ako sa mga sinabi niya pero binaliwala ko na lang. Anak man ako sa labas pero anak pa rin ako. Nakangiti kong sabi sa kanya para inisin na lang siya. Nagulat ako nang bigla na lang niya akong sinampal. Ang sakit dahil hindi ko napaghandaan. Kahit si Liri nagulat din. Sa sobrang inis ko'y nalapitan ko siya at binigyan ng isang uppercut. Napasigaw ang mami niya nang makitang anak niya na nakahiga ngayon sa sahig. Marami mang kami doon pero walang kahit ni isang sumalo sa kanya. Anong ginawa mo sa anak ko? Bastarda ka talaga! Sigaw niya sa akin. Nilapitan ako ni Liro para depensahan. Madam, wala pong kasalanan si Mean. Ang anak ninyo po. Ang unang nanakit. Paliwanag nito. Huwag kang makialam dito, pangit na nerd. Sekretary ka lang ng asawa ko at wala kang karapatang makisali dito dahil usapang pampamilya lang ito. Mapanlait niya sabi kay Liro. Nakita ko rin ang pagkuyom ng kamay ni Liro kaya alam kong naiinis na o nagagalit ito sa mga sinabi ng bruhang nanay ni Tricia. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Ang anak mong una nanakit na gumanti lang ako. Bastarda nga ako pero may karapatan pa rin ako dito dahil anak pa rin ako. Legal ka nga pero pinipilit mo lang ang sarili mo kay papa. No wonder kung saan nagmana si Tricia. Ang galing kasi ng puno, di ba? Bastos man ang tingin niya sa akin pero hindi ko rin hahayaan na malitin niya ang pagkataokot ni Liro. Nasaktan ako sa paglait niya dito. Lumapit ito sa akin at takmang sasampalin ako na may pumigil sa kamay niya. Subukan mo saktan ang asawa ko. Baka makalimutan kong babae ka at mas nakakatanda ka sa akin. Galit na saad ng asawa ko. Dumating na pala to. Tumalikod naman ito at nilapitan ng anak niya na ngayon ay umiiyak na. Sa palagay ko, hindi naman ito nahimatay. Sadyang may lahi lang silang artista at ang galing nilang umarte. Niyakap naman ako ng asawa ko. Are you okay, Langga? Nag-aalala ang tanong sa akin ng asawa ko. Nasampal yan, bro, pero matindi rin naman ang ganti niya kay Tricia. Tumatawa ang kwento ni Liro kay Drix. Napatingin ako sa kanilang dalawa dahil mukhang magiging magkaibigan silang dalawa sa hinaharap.
Inalika naman ng asawa kong pisngi kong nasampal. Sorry lang ga, sana hindi na ako umalis. Okay lang po ako daddy, nakangiting sabi ko sa kanya. Ayaw ko siyang bigyan ng alalahanin. Pagkatapos nangyari hindi na kami nagpapansinan. Wala naman sa akin yun dahil wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay si Papa. Lumipas ang isang linggo at wala pa rin improvement sa lagay ni Papa. Dito na rin kami muna tumira. Ganon din si Liro. Kami ang nag-aalaga kay Papa. Madalas kasing umaalis ang mag-ina, kaya kami ang naiiwan. Si Lirong kasama ni Daddy sa gabit, ako naman sa umaga. Kinabukasan ni pumunta ako sa Gomez Resto. Nagtaksi lang ako sa kabilang daan ako bumaba. Ayaw ko kasing mag-abala sa bahay at saka ko naman ang sarili ko. Sa kasalukuyan akong nag-aabang para tumawid sa kabila. Habang wala pa'y tumatawag ako sa asawa ko. Hello Daddy, nandito ako sa labas. Hinihintay ko na lang na pwede nang tumawid. Kausap ko sa asawa ko. Hello Langga, really? Okay sige, lalabas ako, sasalubungin kita. Wika niya sa kabilang linya. Nang mag-go na'y tumawid na ako pero hindi ko napaghandaan ang sumunod na nangyari dahil may motorsiklong humarurot palapit sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Basta ang una kong ginawa, hinawakan kong tiyan ko. Ang baby ko, tulungan yung baby ko. Huling salitang lumabas sa bibig ko bago nang dilim ang aking paligid. Drix POV. Excited akong lumabas sa Gomez para salubungin ang asawa ko. Paglabas ko pa lang sa pintuan ay nakita ko na siya sa kabilang daan. Kumaway pa ito sa akin habang nakangiti. Nang mag-go signal na tumawid na ito. Lahat ng saya ko'y napalitan ng takot. Mabilis akong tumakbo, papunta sa kabilang kalsada dahil ang asawa ko'y bigla na lang siyang tumalsik. May humaharurot na motorsiklo ang bumangga sa kanya. Nilapitan ko siya at kitang-kita kong dugo sa bandang ulo niya. Langga! Langga, wake up! No, no, Langga, please! Idilat mo mga mata mo, nandito ako! Please open your eyes! Dumilat naman siya. Daddy, ang mga anak natin, nahihirapan niya sabi. Huwag ka nang magsalita, Langga. Please stay awake. Huwag kang matutulog, please. Mahal na mahal kita. Huwag mo kong iiwan, Langga. Kaya mo to para sa mga anak natin. Umiiyak na sabi niya sa kanya. Ngumiti ito sa akin habang kitang-kita kong luha na umaagos sa mga mata niya. Humagulhol na ako dahil natakot ako. Takot ako lalo na ipinikit na niyang mga mata niya. Langga, please. Langga, lumaban ka. Parating ng tulong. Sad ko sa kanya. May malapit na ospital kaya doon namin siya dinala. Takot na takot ako dahil hindi na siya sumasagot sa akin pero may pulso pa rin siya. Nakahawak ako sa kamay niya habang papunta kami sa ospital. Mabilis siyang dinala sa operating room. Nakaupo ako sa sahig ngayon. Sobrang galit ako sa sarili ko. Kung sana hindi ko na lang siya pinatawid, hindi sana 'to nangyari. Kasalanan ko, gusto kong patayin ang sarili ko. May dugo na rin ang kamay ko sa kakasunto ko sa pader. Ginamot na ito ng isang ginang na nurse. Magtiwala ka lang sir at magdasal. Hindi niya pababayaan ang mag-ina mo. Wika niya sa akin. Salamat po. Pasasalamat ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin at umalis na pagkatapos niyang gamutin ang kamay ko. Dumating ang kapatid niyang si Liro. Pinagsilosan ko pa ito nang hindi ko alam nakakambal pala siya ng asawa ko. How is my sister? Tanong ito sa akin. I don't know. She's still inside. Almost 3 hours na siya doon. Sagot ko sa kanya. Lakasan mong loob mo bro. Makakasurvive sila. Pagpapalakas niya ng loob sa akin. Hindi ko kaya bro. May mangyaring masama sa kanila. Umiiyak na sabi ko. Wala na akong pakialam kung may nakakita sa akin umiiyak. Mas mahalaga sa akin ang asawa at mga anak ko. Tinawagan ko na rin si inay. Sasamahan niyang pumunta dito si mami. Pinaimbestigahan na rin ito ni Papa dahil walang plate number ang motosiklo na bumangga sa asawa ko. Mukha raw sinadya ang pagsasagasa sa asawa ko. Isang taon lang ang pwedeng gumawa nito at may galit sa asawa ko. Si Trisha lang. At pumunta pa talaga siya dito ngayon. Mabilis akong tumayot para salubungin siya. Sa galit ko'y sinakal ko siya. Ganyan ka na ba kawalang puso, Trisha? Bakit ang asawa ko pa? Buntis siya! Galit na galit ako sa kanya. Didrix, what are you talking about? Nagmamaang maangan niyang tanong sa akin habang nakahawak sa kamay ko. You're a liar. Pag nalaman ko na ikaw ang may gawa nito sa asawa ko, sisiguraduhin ko na kahit konting awa, hindi kita bibigyan. Magbabayad kayo ng mahal kapag may hindi magandang nangyari sa mag-ina ko. Sabi ko sa kanya.
Habang patuloy ko siyang sinasakal, inawat naman ako ni Liro na paupo si Trisha sa sahig habang umiiyak. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Drix. Hindi ko kayang gawin yan sa sarili kong kapatid. Sabi niya sa akin habang hawak ang leeg niya. Really, Trisha? Sister, hindi kayo magkapatid and don't try to fool me. Dahil alam ko ng totoo, nagulat ito sa sinabi ko. Believe me, Drix, wala akong alam. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong ginagawang mali kay Mean. Umiiyak na sabi niya sa akin. Umalis ka na. Get out of here. Now, get out! Sigaw ko sa kanya. Tumayo ito't nagmadaling umalis. After 4 hours ay lumabas na ang doktor. How is my wife, Doc? Tanong ko sa kanya. Your wife is a fighter and also the babies. Naging maayos ang surgery niya. Hintayin na lang natin na gumising siya. Marami rin kasing dugong nawala sa kanya. Mabuti na lang at may available sa blood bank. Paliwanag ng doktor sa amin. Thank you, Doc, for saving my wife. Pasasalamat ko sa kanya. We're doing our job at magpasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi niya pinabayaan ang mag-ina mo. You're lucky because your wife is a fighter. Sabi niya sa akin habang nakangiti. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi niya. Hindi na ako umuwi dahil hinihintay kong pagising ng asawa ko. Dumating din si Thor at Cassandra at lahat ng malapit sa kanya ay dumating. Ang daming nagmamahal sa asawa ko, even her landlady before nandito din. Gabing-gabi na nakarating sila mommy. Panay ang iyak ni inay, ganun din si mommy. Pinapauwi nila ako pero ayoko. Gusto ko nandito ako sa tabi ng asawa ko. Pinapasok nila ako sa ICU. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko gusto at hindi ko kayang nakikita ko ngayon. Sobrang awa ang nararamdaman ko sa asawa ko. Kung pwede ko siyang palitan ay ako na lang ang sasalo ng lahat ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Nilapitan ko siya, tinawakan ng kamay niya. Hinimas ko rin ang tiyan niya. Thank you mga anak dahil hindi niyo kami iniwan ng mami niyo. Kausap ko sa kanila. Langga, gumising ka na. Hindi ako makatulog na hindi ka katabi, diba? Alam mo yun, diba? Gumising ka na. Alam mo ba kumakapit ang mga anak natin? Please wake up. I love you so much, Langga. Umiiyak na kausap ko sa asawa ko. Gising pa rin ako ngayon kahit na umaga na. Hindi ko magawang matulog. Tumawag si Papa ang hinahanap na nila yung nakamotorsiklo. Kasama ko si inay dito sa pagbabantay sa asawa ko. 24 hours nang lumipas pero hindi pa rin siya nagigising. Nag-conduct din ulit ng test ang doktor at ayon sa kanila ay nasa state of coma ang asawa ko. Hindi pa alam kung kailan siya magigising as long as lumalaban siya'y mananatili sa tiyan niya ang mga anak namin. At sinabihan nila ako na kapag hindi pa ito magising ay kailangan ko nang ihanda sarili ko kapag kailangan nang ilabas ang mga anak namin. Iniisip ko pa lang ang araw na yon ay hindi ko nakakayanin. Pagkatapos naming mag-usap ng doktor ay naglakad-lakad ako hanggang sa mapadpad ako sa chapel. Pumasok ako tahimik na nagdarasal para sa kaligtasan na mag-ina ko. Palagi ko rin kinakausap ang asawa ko dahil makakabuti raw ito, sabi ng doktor. Isang linggo nang nagdaan pero ganun pa rin ang lagay ng asawa ko. Hanggat may pag-asa ay kakapit ako kahit na napakakunti na ng chance ay hindi ko bibitawan ang asawa ko. Nalaman na rin ng pamilya ko na kasal na kami. Medyo nagtampo sila pero wala silang magagawa dahil walang lugar ang pagtatampo sa sitwasyon namin ngayon. Please, gumising ka na lang ga. Sino nga kayang nagtangka sa buhay ni Mean? Magising pa kaya siya? Ano ang gagawin ni Drix kapag napatunayang may kinalaman si Trisha sa nangyari kay Mean? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.